Mag-live video tayo ngayon dahil may katanungan mga ka-teach na kailangan natin sagutin. Tulad ng sinasabi ko, mabilisan ang katanungan at mabilisan rin na kasagutan. Ayan o, si Madam nag-chat sa akin. Sir, mayang buntag. Bisaya to, mayang buntag. Sa Tagalog pa, magandang umaga. May tanong lang ako. May tanong lang po ako, sir. Yes, boss. Yan. May mga halaman bulaklak na palatandaan na may treasure ang lugar, sir. Yan ang reply ko. Yes, maraming mga halaman bulaklak or prutas na ginawang palatandaan para sa Japanese Imperial Army Bari Treasure. Ayan mga teach. Bigyan natin ang kasagutan yan. Mayroon pa siyang nakaka-example, sir. Picture. Sa Tagalog po, mayroon ka bang example picture? Sabi ko, lalo na sa mga history na lalo na may history ang area mo or may history ang area niyo mga teach. Maganda. Sabi ko, wait lang, gagawa ko ng content para makita ng iba. Abangan niyo na lang. Thank you, sir. Welcome, madam. Mindanao to siya, mga ka-teach. Mindanao. Ngayon, ito yung example ng halaman, mga ka-teach. Ayan. Nakikita ninyo. Ayan yung halaman, mga ka-teach. Ang tawag nito, mga ka-teach, snake plant. Zoom natin. Ayan. Pag nakakita kayo ng ganito, mga ka-teach, lalo na sa mga kabundukan, na wala namang bahay o walang history doon na nagkaroon ng bahay, asahan nyo na mga teach na may possible na may nilagay dyan sa area na yan. Ayan siya mga teach. Example lang naman ito mga teach para makuha na ninyong idea. Ayan, ganyan mga teach. Nagkaroon ng snake plant. Ang tawag dito mga teach is snake plant. Ayan siya. Ayan. Ayan mga teach, sa damuhan, may snake plant na tumubo. Ibig sabihin, may ano dyan mga teach, ay possible na nilagay sa area na yan. Pero hindi pa tumatapos ang video na to, isa-isay naman natin ang example para makuha na ninyo. At may dudugtong pa dito mga teach, na kung ano ang mga kapares na sign yan. Ayan. Ayan siya mga teach. Siguro may ganyan kayo sa area ninyo, lalo na sa kabundukan. Hindi kasi namamatay itong mga teach. Itong kahit tabasin mo yan, hanggat nandyan pa yung ugat niya, tutubo talaga yan. Yung halaman na yan. Pero sa mga napuntahan ko, magkahawig ganito talaga, pero may mga native siya mga teach. Dahil alam naman natin, hindi sila nalagaan ang halaman na ito, nasa kabundukan lang. Kaya ang tawag yan, pandak, ay parang bansot, nano ba, sa Bisaya, pa mga maliliit. Pero ganito din siya. Nabuhay lang sa sarili nilang sikap na makakuha ng tubig para mabuhay sila. Hindi yung tulad na inalagaan talaga sa tabing bahay na malalaki ang tubo. Pero doon sa mga mga katits sa kabundukan na tulad nito, yung mga katits na mga maliliit siya at saka kulay violet, magka-violet yung katawan niya. Kumbaga sa kahoy, lubas na siya. Magulang na siya sa Tagalog pa. Sobrang matanda na kaya nagbabayulit ang katawan niya at saka maliliit sila. Kasi yung ugat niyan, lalim na inabot ng ugat niyan dahil sobrang tagal na. Ganyan mga katits. Ayan. Nasa mga kabundukan, madamuhan. Madalas ito mga katits. Pag may story talaga ang area ninyo. Kasi ilan ng lugar na napuntahan ko, Diyos, marami na. Positive talaga mga teach. Ang ano lang dito sa ano na ito mga teach, dahil pasok to sa captain deposit. Hindi to ganong kadali lang na deposit na ano, hindi. Ito pala ang mga uri niya mga teach ng snake plant. Pero ang tinanim nila na madalas at napansin ko talaga mga teach, ganito lang.
Ayan, itong mga ito. At saka ito, itong mga manano. Ito, hindi yan. Hindi ko pa nakita yan. Ilang bisis na ako nakita, hindi na mabilang. Mga lugar, yan. Yan. Ito. Pwede ito, ito, ito. Yan. At saka ito. Yan siya. Pero ito, ore din to ng snake plant. Pero iba-ibang varieties niya. Pero hindi yan ang ginamit ng teach. Ito. Ito, at saka ito. Yan. Ito, mga bago na lang yan. Mga culture na lang ito, mga teach. Pang disenyo sa bahay. Pero nung World War to, ang ginamit ito. At saka ito. Kasi, yan ang pinagano ng mentor ko, mga teach. Yan. Balik tayo dito sa umpisa, mga teach. Balikan natin, mga teach. Ayan. Ngayon, mga teach, pag may nakita kayong ganito, at sa lugar na yan, nag-imbestiga kayo na wala namang bahay dyan, bakit maraming tumubo dyan, hindi yan konti, mga teach, hindi, marami yan sila, mga teach, malapad dyan, maabot ka ng palagay natin 10 meters, so 10 meters ang lapad. Ngayon, maghanap kayo dyan, mga teach, kung may mangga, kadalasan talaga mangga o hindi, mangga, star apple, ayan. Ibig sabihin, kung patag man sa mga teach, mangga yan. Ngayon, kung medyo bangil, star apple. Pag bangil talaga nga, matataas sa bangil, ano yan mga teach, alam niyo yung baliti, mulabi or tugas sa Bisaya pa, ganyan, mga tugas, makahoy. Ayan yung bearing line yung mga teach, andon mismo, gagamit ka ng compass sa area na yon sa mismong puno ng kahoy, para mag kuha ng bearing line kung saan ang pinaka-portal ng target na yan. Eh ngayon, ito, example na to, bagil to. Pag halimbawa, may ano siya, may lumang kahoy, pero hindi, ano yan mga tits, pag mga bangil, hindi yan prutas ang ginamit yan, hindi star apple, hindi langka, hindi mangga. Tugas to pag ito mga katits, mga lumang kahoy na matitigas, sa halimbawa, nara, or mulabi, tugas, or nara, na kahoy, sa Bisaya pa. Counterpart yan mga teach, bearing ka sa south side. Halimbawa, pag south side, simula sa puno ng kahoy, may tubig or daanan ng tubig, lawa, sapa, dagat. Sa baba konti, andyan yung pinaka entrance tunnel yan mga teach. Maniwala kayo sa akin o hindi. Dahil ilang bisis na ako nagano yung mga teach. At kasama ko pa dati ang mentor ko kung saan doon ako nakakuha ng idea. O, ganito mga teach, patag siya. Marami yan sila mga teach sa kalat. Bata, balimbawa, patag yung area na yan. Hanapin mo agad yan yung mangga. Mangga. Yan ang pinaka-bearing line yung mga teach sa area na yan. Kung saan, doon ka kukuha ng bearing line sa mangga na yun. Yan yan ang mga teach. Pero ito, nagre-represent yan, nagre-representa na ang area na yan ay mga may buried treasure ang area mo na yan. Dahil tinanim mismo yan ng mga tawag nito, Japanese Imperial Army, sa pagmamadali. At yan ang nilagay nila palatandaan. Dahil itong halaman na to, hindi basta-basta talaga nawawala mga teach, maniwala ka sa akin. Parang style tong halaman na to na manang kugon siya. Pag nakaugat na yan, kahit sunugin mo pa yan, pag namugan ng gabi yan, mabubuhay yung ugat yan, tutubo at tutubo talaga yan. Yan. Kaya yung area na yan, may kapares palagi yan na landmarker, pero hindi bato ang ginagawa nila dyan. Kasi marami na akong napunta na, walang kabato-bato, kundi nag-iisang puno ng kahoy na pagpatag, prutas yan. Tapos may sapa din, parang nag-style ito, parang triangular siya. Ito yung area ng, halimbawa lang, ito yung area ng snake plant. Dito sa banda, mga 5 to 10 meters, may puno ng, hindi rin magkalayo dito, ang puno ng lumang mangga or star apple. Sa kabilang side din, maliit na nasapa mga teach. Dry nasapa yan. Nagkaroon ng tubig para
maging ano yun yung mga kids, gawa nila ng parang ano ng breeder o daanan din ng tubig papunta sa ilalim. Ang target ng mga tits, pag nag-triangular yung mga tits, nasa gitna. Ito yung area ng, halimbawa lang, ulitin natin, ito yung area ng snake plant. Dito sa baba, may tawag ito lang, mangga or star apple. Sa bandang side yan dyan, may sapa dyan na maliit. Ibig sabihin, nag-triangle sila, papunta sa mangga, papunta sa sapa, patay. Tapos, nasa gitna or sa kanto nito, ang pinaka eksaktong load deposit mga katits. Ang tunnel ito mga katits, hindi yan paliko-liko, street tunnel yung mga katits. Kahit sa baon yan, pag ganito mga plastada mga katits, hindi na kung ginagawang drip, down, drip, ganyan, hindi. Kumakuha mong pinaka-eksaktong location ng ano dito mga katits, diretsuhin mo ng pagukay. Pero ang problema ng mga katits, pag ganitong ano, sign, at mangga ang ginamit, ang counterpart dyan mga katits, poison talaga. Hindi mo walang poison dyan. Sa area na napuntahan ko, nakuha nila mga, hindi bababa yun ng 36 to 45 feet. Kuha nila mga katits. Mapapansin nyo naman pag may mga poison dahil mga sign doon matitindi. Engraving talaga mga katits. Kung nag-engrave sila ng mga bato, klaro talaga, halimbawa in-engrave ang scorpion na ano, pagkaukit, kita mo talaga mga katits, ang ganda pagkaukit ng scorpion, ibig sabihin sila, bantayan na yun, may poison. Mga makamandag na mga hayop, yun ang ginagawang ano, mga katits, warning sign ng trap sa ilalim. Ito mga katits, ganyan din, ganoon din mga katits. Pero pag prutas mga katits, halimbawa ito patag, at may lumang langka diyan mga katits, yung pinakamaganda mga katits. Dahil, hindi ka naabot ng ano, 15, hindi na yung mga katits. Kadalasan yung mga katits, 7 to 9 feet lang mga katits. Pag ganito, tapos may langka. Nako, yun ang pinakamaganda sa lahat mga katits. Kaso, bihira lang makuha. Or makita ang ganong plastada mga katits. Yan, snake plant yung mga katits. Kadalasan talaga nitong ginagamit nila, talaga mangga. Yung hindi mangga, star apple. Sa lahat na napuntahan ko, puro talaga mangga. Tapos, star apple. Walang kabato-bato yun mga katits. Pansinin yan. Parang ito ang ginawa nyo na marking na naglalagay sila dyan na palatandaan. Yan. Yan ang ore niya. Ang sunod na video natin mga katits, pakita ko naman ang ibang halaman kung alin ang ginawa nilang palatandaan para may makuhanan kayo na idea. Maganda rin yung tanong ni madam na kung may halaman ba. Ayun ko lang napansin at ma-share ko sa inyo na may mga halaman na ginawang palatandaan. Maraming halaman yung mga tits, hindi lang nag-iisa yan. Base sa kaalaman ko at tinuro sa akin ng mentor ko. Kasi may iba-iba tayong mentor, may iba-iba tayong mga idea kung saan tayo nakapulot ng mga kaalaman. Okay, maraming salamat mga teach. See you my live video sa sunod na mga ganitong halaman. Halaman lang ang video ko mga teach, live video kong halaman tulad nito para makuha na ninyo ng idea kung ano mga halaman o bulaklak, rutas. Yun na pala ang yan ako mga tits. Pero yung satellite scanning, nandun pa rin mga tits pero wala pa nakapasok dahil wala na nakakuha sa pre-lineup. Ayan mga tits. Pero yung mga sign reading mga tits, by ano yung mga tits, i-record ko na lang, hindi live yun. Ito lang ilalive ko. Mga ganito. Para may makuhanan kayo ng bearing line. Ayan. Okay, maraming salamat mga katits. Thank you.